Pagmumultahin na mga operator, driver at konduktor sakaling may insidente ng pambabastos sa loob ng kanilang pampublikong sasakyan. May unang balita si Mai Bermudez. May mga insidente ng pambabastos na nangyayari raw sa mga pampublikong sasakyan. Gusto itong matigil ng LTFRB kaya sa inilabas silang memorandum circular, pati PUV driver at operator pananagutin kapag nabastos sa loob ng kanilang sasakyan ng mga pasahero. Kabilang sa mga offensive sa pasahero ang mga komento o sexual remarks, banta, pagmumura, catcall, pangiinsulto, paghingi ng personal na impormasyon at pagpapakita ng maselang bahagi ng katawan. Kung ang PUV operator, driver o konduktor ang gagawa ng kabastusan habang nasa loob ng PUV o di kaya nasa terminal, mula 5,000 hanggang 15,000 pesos ang multa, depende kung pang ilang offense. Pwede ring masuspindi ang sasakyan ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Kapag third offense, pwede nang mabawi ang prangkisa. Kung bigo naman ang PUV operator o kanyang driver at konduktor na pigilan ng sexual harassment o di kaya ay hindi ito na-report sa mga otoridad, may multa pa rin na 5,000 hanggang 15,000 pesos. Sa second offense, pwede nang masuspindi ang sasakyan ng 3 buwan. At sa third offense, pwede ring mabawi ang prangkisa. Pwede ring irekomenda ang pagkasuspindi o pagbawi sa lisensya ng sangkot na driver. Bukod pa yan sa mga penalty na nakasaad sa mismong Safe Spaces Act. Eh bakit naman po may madadamay yung driver kung hindi naman niya involved sa pambabastos? Sa mga motorcycle taxi, isinama raw sa seminar ang tamang asal kapag nakasakay ng pasahero. Mas okay yun, ma'am. Mas okay yun para sa akin. Para may iwasan yung pambabastos na ganun. Dapat nila maglagay ng signage na bawal ang bastos sa loob ng mga PUV. Manggaan lang kami, ma'am. Magpapasigil lang kami. Bawal ang bastos. May kulong. Sabi naman ng mga nakausap naming pasahero, sa akin, favor naman sa ganun. At least alam natin yung limitation. May iba kasing driver na nasusobrahan na. Dapat imbestigahan din. Kumbaga dapat maging patas din. Kumbaga pati sa driver. Hindi yung porque sinabi ng bastos. Eh kung gawa-gawa lang din minsan yung sinabi ng pasahero dahil nga may ganun ng batas, parang kawawa rin yung mga driver. Kaya dapat maging patas lang din. Ito ang unang balita, Mai Bermudez, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.